This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Of information, sensible talks, cunning discussions, caring expose, for your information, FYI. Unang Lunes ng taon, January 5, ano po? At ako po ang inyong kaibigan, Willie Spirito ng ating FYI for your information. Ano ba ang ating year-ender na pwedeng ibigay sa ating mga kababayan sa taong December 2013 to this past 2014 December? We focus on education. Nakapagpatapos po tayo ng 750 students including DepEd teachers dahil meron na po tayong K-12 ang mga teachers na nagtuturo ng mga vocational doon sa from grade 7 to grade 12, they need to teach in regards to vocational, so they have to undergo within itong national certificate na ginagawa ng technical vocational institutions. And at the same time, nakapagsagawa rin tayo ng tinatawag nating TM1, yung trainer's methodology. Kung ikaw ay isang college sa level at gusto mong magturo sa technical vocational institutions, ay you have to undergo the trainer's methodology, and if you pass the assessment, ay pwede ka nang maging trainers or assessors. So, dalawang serye po yan, isang 35 batch, tsaka isang 72 batch, plus 750 na nakapagtapos ng NC2. Ano po? And at the same time, after the education, we focus on employment. So, 70% ng ating mga estudyante ay naipasok natin sa mga big companies and mga resorts and hotel dahil nakipag-memorandum of agreement tayo sa mga companies, hotels, para magkaroon po ng dual training system yung ating pong mga estudyante. Dahil alam mo ninyo, yung mga universities and colleges nang bibiktima ng mga estudyante yan, malalaman ng magiging guest ko mamaya, si Dr. Cando. Ano ho, dito sa Maynila nga pagka-graduate ka, mag-OJT ka, sinisingil pa yung estudyante ng 10 to 15,000. Sa amin po, iba. The DTS, Dual Training System. At nabibigyan po yan ng 75% na sweldo. Ano po? And at the same time, nag-focus din tayo sa dyan sa employment na yan. So, nagkapag-move rin tayo sa pre-employment office. Ano? Yung peso. Ano ho? At na isaayos rin natin yan. Thirdly, pumokus po tayo sa health. Ano ho? Doon sa kalusugan, nakatulong ng malaki ang Philippine Charity Sweepstakes Office dahil sa mga lumalapit na mga kababayan natin dito sa ating programang FYI. Ano ho, inilalapit po natin kay General Manager Rojas yung mga kapuspalad na halos talagang walang kakayanan na makapagpaka-opera, magpapakemo, magpagamot, at talagang kailangan nila ng tulong ng PCSO. Kaya marami po tayong natulungan na maisalba ang kanilang buhay sa pamamagitan ng tinatawag na dialysis, chemo, and so on and so forth. And at the same time, ay meron din tayong mga kaibigan galing sa iba't ibang bansa katulad ng Canada
at namahagi tayo ng tinatawag nating medical supplies. At yung kaibigan natin dyan, nakapag-donate po sila ng medical supplies sa Hospital ng Tondo and at the same time sa Hospital ng Maynila. Ano ho? At in regards naman sa politika, ay marami tayong binatikos at tinulungan na kung dapat tulungan. Ano ho? Pero ang importante sa akin dito, sa kalusugan. Ano ho? Dahil sino po ba ang may kakayanan na tumulong kung wala ka namang tinatawag na salapi? Ano ho? Eh, buti na lamang po, meron tayong kaibigan dyan, katulad ni General Manager Rojas ng PCSO, kaya marami tayong napagamot na sa lung center at kung saan-saan mga hospital. Ano ho? At yung pagbibigay naman ng medical supplies ay binahagi nga natin dyan sa part ng Tondo Hospital at dyan naman sa Hospital ng Maynila. Ano ho? Ngayon, doon naman sa mga napakailaman natin na mga expose, maraming naging katugunan dyan. Ano ho? Katulad ho nung mga nagiging tiwalim pulis at nagiging salaulang mga government officials na nadudunggol natin, pagpasensyahan nyo. Eh, talagang ganun eh. Pagka mali ang ginagawa, eh talagang hindi natin pwedeng tigilan. Ano ho? Dahil sabi nga eh, let's get involved. And sa mga parting yan ng ating mga nagawa sa ating mga mamamayan, dito naman sa pagpasok ng taon 2015, tututok muli tayo sa kalusugan, sa edukasyon, sa employment. Ano ho? At sana yung sa employment, hindi lamang local. Kaya yung POEA ay babantayan natin dahil mukhang hindi marunong sa business aspect yung administrator dyan. Ano? Puro non-recruitment fees. Paano pong makakaalis ang isang manggagawa kung ayaw din naman magbayad yung employer? Kaya bubuhayin naman natin ang tinatawag nating singit, paningit. Diyan po papasok ang parte ng mga expose. Kaya sana po mag-ingat-ingat yung mga iba't ibang sangay ng pamalaan at yung ating mga kababayan na gumagawa ng hindi tama. Ano? Dahil magbabantay at magsusumbong. Kaya nga po FYI, for your information, para malaman natin. At tututok tayong muli sa agrikultura at sa turismo para mapalawak natin yung ating pagtulong. Ano? Kasi katulad ho niyan paglaganap o pagdami ng bigas. Ano? Kung hindi ho natin nuyugyug yan at di hindi ho nahuli yung mga sutil do sa custom na nagpupuslit ng bigas. Ano? O ngayon eh, medyo umaayos na po yung ating produce ng ating bigas o palay. Sana po ang maikling pagbibigay natin ng year-ender ay nakatulong at nalaman po ninyo ang ating mga nagawa. Sa pagbabalik ng FYI, abangan kami ni Dr. Kando na siyang direktor ng Hospital ng Maynila. Sa pagbabalik po yan ng FYI, for your information. This portion is brought to you by Walter Double Fiber Wheat Bread. Two all-natural fibers in a bread for a healthier heart. And Walter Weight Control Bread with high fiber. Enjoy a white bread enriched with oat and vegetables, just like having a cup of oatmeal in a bread. GIS Institute provides ample space with complete teaching and training facilities. Faster and accurate learning and skills development, ready for work training. Learn and earn at GIS Institute. Future mo, shoot na shoot!